Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Matthew chapter 5, verse 4. Okay, welcome back to our channel for another minutes of a treasure analysis, decoding, and discussions about your treasure markers. Well, you can send it to my email, surigaosan@gmail.com. Again, that's surigaosan@gmail.com. At bagong lahat, ako'y mag-shout out mula sa lahat ng aking avid followers right here in the Philippines, Luzon. Kumusta kayong lahat yan, mga katiets? Sana ay nasa talagang magandang kondisyon ng katawan at kaisipan. Diyan sa Visayas, maayo na adlaw sa tanan. Unta, nasa maayo na pangangatawan, kaisipan, at emotionally stable tayo dyan. At of course, dito sa Mindanao, I hope you're in the best of your health. Buenos dias and muchas gracias, amigos, amigas. Okay, at sana huwag niyong kalimutan i-subscribe din yung aking new channel, The Good News Daily TV, for daily inspiration. At ngayon, ora mismo, atin ang tatalakayin itong treasure marker na nagsasabi na ang treasure ay just right under or in front. Okay, mga katiyats, meron na naman tayong pictures ng treasure markers na sa tingin ko ay legit. Kasi naman, ito naman talaga ay man-made. At kung ito ay nagkakataon na sa kapanahon na ng giyera, in 1942 to 1944, ito'y nagsasabi na mayroong treasure sa lugar na yan. At ang maganda ay hindi malayo ang treasure, yan ay malapit lang. Sa ganitong symbol ay mayroong tatlong possibility ng direksyon sa paghanap. At ang kahulugan ng sign na ito ay 5 yards or 5 meters distance. Ito ang una na direksyon, ang tingnan kung saan nakapoint ang arrow. Ang pangalawa ay itong tingnan kung ano ang mahaba na portion ng arrow. So dito ang mahaba. Pangalawang direksyon na ating puntahan na ito, 5 meters or 5 yards. Ngayon itong bilog dito, ang hole or bilog ay palaging opposite ang pinupuntirya niya. Kaya instead na papunta siya doon, ay papunta siya dito sa kanyang baba. Kung yan ay vertical na bato, ngunit kung yan ay horizontal or flat lang sa ground, siya ay papunta ng south. And the distance is still 5 meters. Mamaya atin yan balikan sa aking drawing. Ngayon itong pangalawang picture ay ito. Ang lahat ng mga sign na parang bubong o magka-carve sa bato kahit ganyan lang, yan ay symbol na for kin or kani or gold in English. Hindi kasi nagsusulat ang Hapon ng kumpleto na pagkasulat ng kani or kin. Ganito kasi yan ang pagkasulat niyan sa totoo. Nagaganyan yan. Pero hindi nila kinukumpleto yan. Kasi malalaman ng kapwa nila sundalo na Hapon na mayroong ibinaon dyan na gold. Kaya ang ginagawa nila ay parang arrow lang na nagaganyan. Yan lang ang makikita mo. Sa ganitong kaso ay binibigyan niya ng isang guhit. Yan ay distansya. This can be 1 meter or 10 meters distance. Okay, ang kani sign dito ay medyo broken ang pagkagawa sa kanya. Nakaganyan. Tapos nakakurbada. Nakakurb. Ayan. Hanggang dito. Kaya meron tayong dalawang possibility ng direksyon. Isa na itong tinuturo ng kanyang buntot. At literally, ang meaning talaga nito, nitong ganito na sign,
Kung walang buntot yan, yan ay treasure in front or treasure under. Nasa front lang yan. At ang distansya ay makikita natin dito sa isang guhit. Which is, ang isang guhit can be 1 meter or kung mahaba na guhit yan, that can be 10 meters. So ang pinakamalayo ang distansya dyan ay 10. Umpisa sa 1 meter in front. Kung walang kahulugan itong parang buntot. Pero kung may kahulugan yan, meaning ay kakaliwa tayo going to west. Sa ganun pa rin na distansya. Ngayon ay tingnan natin guys ang aking drawing para mas klaro ito. Ito yan. Dito tayo mag-decode. Okay. So yan ang kani or kin or treasure sign. So yan ay modified kaya atin yan isimplify na nakaganyan na lang. Okay, so that is literally treasure under. Ngayon dahil sa mayroong buntot siya, ayan, ang buntot na yan nagsasabi yan ng direksyon. Kaya atin bigyan kahulugan ang buntot. So kung ganyan kasi ito'y vertical rock. Ang kahulugan niyan, pag ganyan na may buntot, of course, nagpo-point itong buntot dito sa west. Okay, ito ang west, east naman dito. Ngayon, ang east, ang distansya ay yan ang problema natin. Ngayon, karamihan ng isang guhit, pag maliit lang yan na guhit, maiksi, ang kahulugan niyan ay mismo 1 meter lamang. Ang distansya galing sa bato going to west. So kung 1 meter, dito lang yan banda. Malapit lang sa bato. And then kung wala dyan sa 1 meter ay testing dito guys sa 1 meter. Okay. At dahil wala tayong nakita sa 2 meters, patuloy tayo dito sa pangalawang distansya natin ang pinakamalayo na 10. Okay, sa 10 meters tayo. Mag-test dig na naman tayo dito, going to west, 2 meters. At dahil sa wala tayong nakita sa 2 meters, walang mga palatandaan, walang mga markers, walang mga bagay na nahukay sa 2 meters na gawa ng tao, nakapanahon na ng hapon. So, oras na para takpan muli ang mga butas. Ang mga butas guys ay huwag niyong iwanan na nakatiwangwang or open kasi mahuhulog yan pati ang ating mga kakilala, mga bata na naglalaro ay mahuhulog sa butas at madisgrasya yung mga matatanda pag dumadaan dyan ng gabi, mga hayop, mga palaka, mga kung ano-ano na mahuhulog dyan na hayop, mamatay sila. Okay, so kung wala rin sa 10 meters, okay, anong pangatlong distansya natin mga katiyots? Kunin natin ang kalahati ng 1 at saka 10. So dito tayo sa gitna, kalagitnaan ng dalawa. So ito ay 5 meters testing. Okay, so 5 meters. Ngayon, kung wala dyan ay kunin naman natin ang kalagitnaan ng 1 and 5 sa banda rito. At kung wala rin dyan, ay dito rin, sa kalagitnaan ng 10 and 5. Okay guys, kaya kailangan ng compass para malocate nyo ang direksyon na west, yung totoong west. Kasi yan ang tinuturo nitong buntot. Ngayon guys, kung ang buntot na yun ay hindi yung kasama sa marker, kung ang marker ay ito lang talaga, nagaganyan lang siya, meaning, ang treasure ay in front. Dito lang talaga sa front yan. At ang distance ay ganun pa rin. So kung nasa front yan, ang direksyon yan ay nasa south. At ang kanyang distansya ay ganun pa rin. Umpisa sa front ng 1 meter. At kung wala, patuloy tayo sa 10. And then kung wala sa 10 meters, kunin natin ang gitna. At kung wala sa tatlong hukay, ay kunin pa rin natin ang gitna ng bawat naonang mga hukay. So dito tayo.
Ganun pa rin ang mga distansya ang gawin natin, guys, sa nauna na itong ating approach. So 1, 5, 10, itong kalagitnaan, yan siguro ay 2.5. At dito banda ay 7. Kaya yung ating 3, 5, 7 na palaging standard distance, ito talaga ay napaka-useful na method sa paghanap ng distansya o sa paghanap ng nakabaon na treasure sa ganyang distance. Yan kasing na mga distansya na yan ang palaging merong nakukuha na item. Kaya yan ay naging mga formula na ng mga classic or mga itong traditional treasure hunter noon pa man ng dekada 70 o 80 hanggang sa ngayon. Okay, at puntahan natin yung isa, ito, na marker. Yan ay malapad na bato na flat sa surface, hindi ang vertical. Kaya, ang kahulugan yan ay direksyon talaga ito. Okay, at ito'y nagsasabi siya ng direksyon. Kasi ang kanyang angle ay 90 degrees. Meaning to say, part ito ng direksyon ng kumpas. Okay, nagaganyan yan. So, ang tinuturo niyan ay itong mahaba na portion ng V. Okay, ito. Kasi dito ay maiksi. So, dito tayo kukuha ng unang direksyon natin. So, ano ba ang distansya pag mga V? Pag nagaganyan, pag mga V sign, ang traditional distance niyan na palaging nandyan sa mga treasure books or treasure or markers code books, yan ay 5 yards or 5 meters distance ang ganyang parang letter V. Okay, at ngayon dito ang pinupoint niya ay ang papuntang east. Kung ganito ang posisyon doon sa actual na location. Ang pangalawa nito na location ay of course ang sinasabi ng dot. At kung ano man na symbol na mayroong dot tapos mayroong linya o kahit nagaganyan yan, ang kahulugan niyan ay treasure under. So treasure under, mag-umpisa tayo dito guys sa treasure under, okay? Ito munang unahin natin itong maiksi. Meaning itong hole marker pala ang kasama itong dot. Ang kahulugan nito ay treasure under. So, it can be dito mismo sa baba ng bato, tayo maghukay. And then kung wala dyan, 2 meters lang, ay punta na tayo sa pangalawang digging spot, which is 5 meters or 5 yards. Okay, yan ang unang gagawin natin. Ngayon, pangalawang strategy ay itong going to east. Dahil mahaba itong portion dito. Ngayon, isang distansya lang. 5 meters lang diretso tayo. 5 meters to east. Okay, so example dito ang 5 meters. Dito tayo maghukay ng 2 meters test. Test dig lang yan. Okay, at huwag masyadong laliman ang hukay hanggang 2 meters lang. Kasi sa 2 meters, meron ka nang makikita na mga ebidensya ng ibinaon. Ano ba yung mga ebidensya? Tulad ng mga bagay noong World War II, mga butilya ng hapon ng kanilang itong beverages drinks. Ang mga kulay ng butilya ay orange, brown, green. At meron din na parang clear lang siya na butilya. At ang itong palatandaan na butilya yan ng hapon ay walang mga marka ang butilya. Plain lang ang bottle, hindi tulad sa ngayon, merong nakalagay na W tapos merong S. Yan palagi ang
pagkikita nyo guys sa mga botelya. Kasi yung SW, yan ang gumagawa ng mga bote noon. SM yata yan. Or SW. Depende yan sa angle ng pagbasa mo. So, sa palagay ko SM kasi San Miguel Brewery. Yung San Miguel Brewery kasi ang unang gumagawa ng mga botelya sa Pilipinas. Kaya SMS or SWS ang marka ng mga buti na hindi yan nabilong sa World War II. Pag ganyang mga buti lamang, yan siguro ay mga itinago lang na buti kasi lumang buti or ibinaon. Pero hindi yan marker ng treasure kung mayroong marka na SW or SM or MS. Ganyan. Okay. So punta na tayo guys sa ating pangatlong approach. Saan ba natin titirahin? Ngayon, tingnan natin ang itong pointer talaga na arrow. Ating ipagpalagay na ito ay arrow. Ngayon, kunin natin ang gitna niyan at pupunta tayo doon sa northeast. Okay, ito ay northeast. At ang distansya ay 5 yards or 5 meters lamang dito. Ganon din na procedure, test dig ng 2 meters at kung walang makitang mga marker or bagay ay huwag magpatuloy and then takpan ang lupa muli. Backfill of soil. Backfill yan. Okay, so ilang hukay bang nagawa natin guys? Meron lang tayong tatlo. Ang una dito sa tinuturo nitong mahaba na portion. So ito yung pinakauna. Anding pangalawa natin kanina ay ito sa front mismo or under. And then pangatlo na hukay ay itong nasa northeast. Dahil sinundan natin itong arrowhead, yung ulo ng ayan, yung naka-L na ganyan. Okay, pero para sa akin ang pinaka maganda rito ay itong kung saan mayroong dot, which is ang kahulugan ay treasure under or treasure in front. So dito talaga yan, under sa bato na yan or 5 meters. Okay, so yan lang muna ngayon guys. I'll see you on my next video at sana siswertihin tayo para naman makatulong sa kapwa at of course sasagana ang ating buhay. At huwag kalimutan, magdasal palagi. Yan palagi ang importante. Kasi mayroong isang nagkukontrol sa lahat ng nangyayari sa mundo ngayon. Yan ang gumagawa, naglalang ng mundo na kung saan yan ang ating sinasamba, ang Panginoon. Maraming salamat. See you and God bless you.